Hindi ko makakalimutan ang biyaheng ito sa tanan ng buhay ko. Dati daw siyang photographer at ngayon meron siyang apartment na pinarerentahan niya sa mga foreigner na nakatira dito sa Japan, kabilang na mga Pilipino. Napagkwentuhan din namin yung fireworks festival na na-cancel kagabi na dapat sana ay pupuntahan namin. Hanami wo kita. So, kita koto arimasu ka? Shichiura no hanami. Hajimete. Hajimete. Zannen. Zannen. Dakara kino Costco ni naru. Bikkuri suru, zettai. Madami kami napagkwentuhan sa buong biyahe na to at nabanggit din niya yung pagkahilig niya sa sumo wrestling. Hotline. Oh, thank you. Pero anata sumo suki? Dito nagulat ako bigla siyang bumaba at may bibigay daw siya sa amin. Ah, tomodachi, grand champion. Tomodachi, champion. Satsui, ides ka? Okay. Champion daw yung kaibigan niya ng sumo wrestling. Binigyan niya kami nitong Banzuki seat kung saan nakalista yung ranking ng mga sumo wrestlers. Valued item to para sa mga sumo enthusiasts. Binigyan din niya kami ng mochi, isang gesture para ipakita yung appreciation sa naging unique connection namin sa maikling biyahe na to. Ay, arigato gozaimasu. Kiyosuke te. Solid mga kaibigan, no? Kahit di ka masyado naintindihan. Ito yung simpleng kindness sa stranger na minsan tatatak sa memory mo. Sayonara. Kaya be kind to strangers, mga kaibigan. Good morning, guys. Wala si JP. Sobrang ganda ng ating umaga, no? Pupunta pala tayo ngayon sa Mito Station dahil naimbitahan tayo ng Ibaraki Prefecture para sa kakaibang biyahe daw na hindi natin makakalimutan. So, tignan natin. We're with Lilia now. Hey, Tony in Ibaraki. You're gonna be busy today. I'm gonna be translating. Yes, not for us. You speak Japanese. Wow, this ne. So agad-agad na kaming bumaba dito sa Kazeko. Ito yung tinatawag nilang special na train. Dahil sa loob nito ay parang magkakaroon ng festival. So isip-isip ko nun parang kaya ko ba to dahil masyado pang maaga para sa mga ganitong seremonya. Pero try lang natin. At dito na umikot ang mundo ko, mga kaibigan. Dahil unang hagod pa lang ay talagang swabe sa lalamunan. Sa pag-andar ng tren natin ay tanaw mo ang kagandahan ng lalawigan. Sa bawat padyak at indak sa saliw ng musika, dito ay susundot tayo ng pulutan. Round 2 ng drinks. Grabe, iba't ibang sakin na tikman natin tapos iba't ibang performances sa buong biyahe. Pero magpapahinga muna tayo, parang lunch break kumbaga. Dating namin dun, may sumalubong sa amin. Wow! Marami pa tayong pupuntahan pero babalik din tayo sa train na to. Nasasakay tayo ng bus. Ganun, let's go. Pag Pilipino talaga, hindi nalilate. Lasing na ako. Time check, 11:20 AM. More shuttle, please. Pagkatapos nga kaming painumin ng sake at manood ng performance, dito naman kami dinala sa isang Yuba restaurant. Ang Yuba, ito yung parang balat ng tokwa. And syempre, iba't ibang klaseng soya-based na pagkain na rin yung sinerve sa amin. Pupunta tayo sa lumang eskwelahan. Kaya tara na! Lumang eskwelahan, mga kaibigan. Ay! Isa tong misteryo. Itong next destination natin, isang lumang school na nagsara ng 2001. Pagpasok namin doon sa parang art area, naramdaman ko kagad yung parang high school days na sepia yung background na kalmado yung tagus ng sinag ng araw. Simulan natin ang ating artistic something. Namili na sila. So namimili yung mga tao ng design na ilalagay nila sa plato. Pero ako hindi na ako namili dahil ang sakit sa ulo. Ang ginawa ko na lang is binase ko na lang sa nararamdaman ko yung design na ginawa ko sa ating plato. You hungry? Pagkatapos ito, iabot mo to kay profesor dahil bubudburan niya yan ng gold powder dahil magiging gold yan. Dynamic days eh. Yes. Ah, gold. Gold. Tapos iuuwi natin yan para patuyuin ng mga isang linggo. Ganun lang kasimple ang art, mga kaibigan. It's all about the feelings. Siya, mga kaibigan.
Let's go. スリーパー、はい。出発が2時。はい、はい、2時になります。2時まで。はい。Hindi ko alam ba't ako nandito. Tumutanggal yung sapatos. Okay. Classroom. Ang lumang classroom dito sa Japan. Itong classroom na ito ginamit sa mga pelikula. Parang peaceful na itsura ng classroom, no? Parang kagaya ng lumang classroom sa atin. Traditional classroom dito sa Japan. Malaki to, no? Malaking school na ginagamit sa pelikula. Pero ang ganda. Makunat. Makunat yung mga yapag ng pagtapak mo sa sahig. Talagang punong-puno ng kalumaan. Solid. Tara! First grade. This is all first grader. Ah, these were the last students. Yeah, last 2001. Yeah. Hideyoki Komuro. Ito yung drawing niya. Is that name? Biten, biten, biten. No, magigot pa lang. This is the temple we're going to right now. Oh, we're going to the temple, the final destination. Meron pa tayo isang pupuntahan, mga kaibigan. Pero overall, ang masasabi ko sa gumawa ng tour na to ay clap clap to you. Dahil paano mo naisip yung ganon, yung iinom kang sake tapos bigla ka magiging artist? Paano nangyari yung ganon? Nainakit natin. Pinakitaan nyo rin kami ng iba't ibang klaseng tofu. Pwede pala maraming putahe ang tofu. Pagdating naman dito sa temple sa bandang itaas, ikitang-kita mo yung bandang ibaba. Kahit natapos na yung napakagandang tour na ginawa ng Ibaraki, hindi ako nalulungkot dahil alam ko na meron ako mga 2 oras na biyahe pabalik na kung saan dadampi ulit sa ating mga labi ang espesyal na iba't ibang sake mula sa Ibaraki. So nice. Delicioso sake.